So yan guys, magandang araw po, no? Kuya Jebs yung nagbabalik and welcome po dito sa ating channel. Kung ikaw kaibigan ay bago pa lang sa channel na to, no? I-hit mo na yung subscribe button at idamay mo na yung notification bell para updated ka sa mga bagong video at tutorial na i-upload natin. So yan, medyo madalang tayo mag-upload ngayon, no? Kasi may ginagawa nga tayo, fortunate tayo. Today mga kaibigan, meron lang akong i-share sa inyo, no? Para doon sa mga nagbabalak mag-silk screen printing naman. Na medyo ano muna natin ang si digital printing. May tools ako ipapakita sa inyo mga kaibigan na sobrang mapapakinabangan nyo. Kasi gagawa ako ng exposure box ko. Ito nga pala yung lumakong exposure box mga kaibigan. Ayan. So ito, bulok na siya eh. Lima itong ilaw niya, yung isa kasi ginamit ko na. Pero nandyan pa, buo pa naman siya. So kukumpletuhin ko naman yan. Kaya lang, bulok na nga siya. So ang ginamit ko lang dito ay 1 half yata to yung plywood. Kaya lang, bumibengkong. Mga ganon. So gagawa ako ng bago, medyo heavy duty na to. Kasi ang gagawin natin ay 3/4 na plywood. Marami kasi kung sobrang plywood. Isang buong plywood yung binili ko at limang platin lang naman yung ginawa ko. So may mga sobra doon. So naisipan kong gawin na lang exposure box na bago. So yan, meron akong tools dito mga kaibigan. Ito ay right angle corner clamp. Ayan. Okay. Ito kaya ako ito binili mga kaibigan kasi ang bala ko lang gawing frame ay kahoy. No, so laking tulong ng mga ganitong tools pag gagawa ka ng mga frame na ganon para masigurado mong hindi siya bengkong, hindi siya pilipit, at sigurado kang iskwalado. No? So bumili lang muna ako ng isa kasi ito yung may kamahalan, nasa 700 plus din. Kung isasama mo shipping fee, kulang ko lang 800. So isa lang ang binili ko pero may nabibili nito mga kaibigan na apat na. Nasa 300 lang yata mahigit o mga 500, ganon. Teka lang. Apat na, pero hindi ako sigurado sa ano niya. Oh, nagkataka rin siya kung apat. Kasi ang isa. Opo, merong apat na nito. Nasa 300 plus lang yata. Pero yun niya, sobrang mura niya. So, hindi ako sigurado sa ganong quality. Hindi lang ako nagbaka sakali doon, mga kaibigan. So, ito na lang yung binili ko. Pero isa lang yung binili ko. Kung hindi ka nagmamadali sa paggawa, pwede na ang isa. Pero kung gusto mo makagawa ka agad, bili ka ng apat. Para mabuo mo agad yung frame. No? Okay, i-demo ko sa inyo mga kaibigan ng paano paggamit. Kaklap natin yan dito. Okay, meron siyang quick release. Pipindot mo lang siya. Itong orange siya to. So, para doon sa mga gumagamit nga ng kahoy na frame, pang silk screen. Ito ay binili ko kasi nga, gawa nga nun. Okay, kaklap lang natin siyang ganan. Wait lang. Tapos ito. Ayan. So, ayan. Okay, nakakasigurado ka. Iskolado yan. Titingnan natin mga kaibigan. Lapit mo nga. Oh. Oh. Ang galing. No? Tinesting ko nga lang muna kaya. Isa lang binili ko eh. Kasi baka nga hindi siya accurate. So, mukhang maganda naman. So, ito mga kaibigan, yung sinasabi ko. Kaya right angle to mga kaibigan. Kasi kinokorrect niya yung mga angulo. Eh, no? Kita niya. So, kita niyo? Ayan, no? Di ba? Dito sa parting baba, medyo yung pagkakalagari ko, siguro medyo napaganon. So, wala naman tayong pamputol na ano, o table saw. Lagari lang gamit natin. So, ito kasi, pag hindi ka gumamit ng ganito, at ipinako mo yan ng ganyan, no, medyo ang lagari mo itabingi. So, magkakaproblema ka, tatabingi na agad yung frame mo. No, so, ito, ikinokorek niya kasi talaga. So, pagka ganito may tabingi, ang gagawin natin, lalagyan na natin ng glue yan. Pero hindi mo pwedeng tanggalin si clamp hanggat hindi siya tuyo. Kaya mas maganda nga, may apat kang ganito para makabuo ka kaagad ng square. Okay, so lalagyan muna natin ng glue kasi nga tabingi. Glue, bago pa ako. Alright. Mali. A few moments later.
Yan, so pagka nalagyan mo na ng ganito, pwede mo na siyang pakuan o lagyan mo ng tornilyo kung gusto mo. Bukas ko na papakuan, wala akong pako, hindi pala ako nakabili ng pako eh. Patutuyuin muna natin siya ng ganan. Hindi man ako nagmamadali, so parang corner by corner ang mangyayari. At tapos bumili ko ng ganito, mga kaibigan, ito. Sa mga gumagawa ng manggalong istante. Ano to, aluminum. So, ilalagay natin to dito. Dito. Tatlo yan, tatlo. Doon, sa kabila, tsaka dito. Kasi dito yung salamin. So, para siyang posporo, di ganun. No? Para pag, just in case magpapalit tayo ng ilaw, or may napunde, ganun, madali nating mapapalitan. Yan, pinakita ko lang to mga kaibigan, kasi laking tulong nito mga kaibigan, no? Sa totoo lang, no? No, kung kayo'y gumagamit ng mga wooden frame para sa silk screen nyo, eh, maganda hong pang, ano to, pang iskwala, kasi napaka-importante pag ganun ang gamit mo ay iskwalado yung frame mo, hindi bengkong, kasi nakaka-apekto ho yun sa print. Kailangan talaga iskwalado o hindi siya bengkong para paglapat mo sa platen mo, lapat na lapat. Magandang gamitin to kasi mga kaibigan, yung nakaganon, buya na tawag sa ganong tabas. Yung naka 45 degree yung paggagawa ka ng frame, nakaganon. Hindi yung kagayang ganito na naka-T. So hindi ganito, pangitong ganito. Mas maganda kasi yung nakaganon. Ano yun eh, dagdag tibay kasi pag yung nakaganon siya. So dito, madali mo siyang magagawa o madali niya makukorek yung mga ganong angulo kasi nga, right angle nga siya. Ngayon talaga ako mag-correct ng mga tools, mga kaibigan. Yung mga bagong tools nga ako dyan eh. Yung unbox ko. So yan, okay na. Tinanggal ko na yung clamp. Nilagyan ko na lang siya ng pansamantalang brace. Pero bukas tatanggalin ko rin yan. Yung dito, hindi ko pa nailalagay kasi hindi pa ako nakakapaglagari. Kasi hindi siya dapat pantay dito. Dapat mas maliit siya ng... Yung salamin ko kasi ay 5mm. So, mas maliit siya ng 5mm. Yun nga, ito ay ilalagay natin yan dito. Yan. Ito, tutorial na rin to, no, sa pag-DIY ng exposure box. Yan, nakaganyan. Bali, ang lalagyan lang natin dyan ay tatlo. Hindi ko pa kasi napuputol, masyado pang mahaba. Kasi binili ko nga lang to, scrap dun sa mga nagawa ng mga aluminum chorba-chorba. At sabi lang gilid, meron siya. Tsaka dito, sa dulo. No, para itong ating salamin, ito'y lumang salamin din ng aking ano, ay i-slide lang natin siyang ganon. Shoot! Ganyan. Basta, shoot yan dyan. 2 weeks later. Diba? Mabilis lang, mga kaibigan, no? Saglit lang, no? Mabilis lang, puta. Mahigit. Dadalawang linggo na yata. Sobrang tagal lang karag ito mga kaibigan, tinubuan na ako ng balbas, oh. So yun mga kaibigan, ayun na nga, nagawa na natin, oh. Naayos na natin. Ayan, okay. Pininturahan ko na rin. Nalagyan na natin ng salamin, nalagyan natin ng switch. Nailagay na natin yung ating mga ilaw. Ito ay limang T4 na 20 watts. So ito na yung itsura ng ating DIY na exposure box. Ito ay may lapad na 16 inches by 22 inches. Lang, so medyo maliit lang to kasi hindi mo na ako nagkagawa ng malalaking design. Presya na kayo, medyo matagal akong hindi nag-vlog. Yung totoo, tinatamad doon ako eh. Hindi ko alam kung bakit, pero tinatamad doon ako. Parang siguro napapagod na rin ako. Dami ko kasi ginagawa. Silk screen printing, so kinukompleto ko muna. Problema ko, wala pa yung aking mga pinturang in order. Actually, meron na nga sanang buhay naman ano yan. 50 pieces na one color lang naman, 50 pieces na damit. So, sabi ko, by next week na lang bumalik kasi... Wala pa yung pintura ko. Pero okay na yung silk screen natin, makikita nyo na yung bukas. So ngayon, ito muna exposure box. Di ba, ang ganda? Yung nilagay ko sa loob niyan, mga kaibigan, ay isolation foam na bibili sa mga hardware. Pumili lang kayo ng manipis kasi may 5mm lang niya. So manipis lang ho yun. So yun, idiligit ko dyan para maganda. Then nilagay natin ang switch. Ayan. At nilagyan ko ng salpakan ng cord. Kasi gusto ko natatanggal yung cord. Ayoko nung nakatitch yung cord. Ayan. So, cord na gagamitin natin yung parang mga pang
mag-press. Okay, kasaksak lang natin yan dito. Actually, kaya ako ganito itsura niyan, mga kaibigan. Ang inilagay ko dyan, yung parang saksakan ng pang-outlet ng sa bahay. So, anong naikabit ko, ang problema, naisip ko, unsafe. No, kasi pag ang gagamitin natin ay yung ganito, so pagsaksak mo, at pagbubunutin mo pa, baka mamaya, siyempre, minsan absent-minded tayo, baka ito bunutin mo agad, so pag hawak mo dito, pwede kang makuryente kasi hindi mo pa nabubunot yung pinaka-nasa outlet. So pinalitan ko, ginawan ko na lang ng paraan para makapaglagay ako nung kagaya nung sa mag-press nga. Okay, so okay naman. Nag-fit naman siya, oh. Kaya, yan. Kaya ganyan itsura niya. Okay, so para makita nyo. Yan. Hop! Tare! Okay. Dito dati ang exposure ko, kung hindi ako nagkakamali kasi masyado nang matagal tong mga ilaw ko na to, na-stack lang sa bahay to eh, parang mga nasa 5 or 6 minutes. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko alam. Kalimutan ko na eh, so te-testingin pa ulit natin. So ayun, sa mga hiling mag-DIY, mga kaibigan ha, pwede yan, ayan o. Pag-DIY na rin naman tayo, so pagandahin na natin. And medyo mabigat kasi 3/4 nga yung ginamit natin plywood. Nilagyan ko na rin siya ng handle para nabibit-bit. Oo, kasi mabigat nga siya. So hand carry siya. Pag pupunta ka ibang bansa, ayan, pwede mo siyang bit-bitin. Lagyan mo na rin ng mga items. So hindi na kailangan... Mabigat. Hindi na kailangan i-inspect yung airport kasi see-through yung loob. Okay? Ayan na. Maleta na rin ho to. Ah, tama yun. So yan, bukas mga kaibigan, makikita nyo yung ating ha! Tagal kong hindi nag-vlog ha. Sana sipagin ako. O kasi pag ako may ginagawa, ayoko nai-istorbo. Kahit na gusto kong i-vlog yung ginagawa ko, i-setup lang, kahit i-setup ko lang yung camera, ayoko talaga nai-istorbo, kaya hindi ko nagagawang i-vlog yung mga ginagawa ko dun sa likod. Actually, matagal lang tapos. Isang linggo na, ilang araw na rin palang tapos yung ating, yung aking silk screen. Paputol-putol kasi gawa ko, hindi ko dinidire-diretso. So ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. So ayan, sana yung nakatulong nga yan. So please like, comment, and subscribe. No? At i-hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video tutorial na i-upload natin. So muli, hanggang dito na lang ulit. Kay Jeway signing off. Peace!